Sa isang tulad mo, kahit masaktan, di ako magdaramdam. Sa sarili ko lang pagluha, wala ko ibang pagsasabihan. Sandali nga. Naluha lang ako para sa isang tulad mo, kahit masaktan, di pa rin ako mag... Hello? Hello? Sa akin yan. Hello? Boss? Boss? Sino ka ba? Si Robocop to. Robocop? Si Rabo naman to, kausap mo, baliw. Si Raulo ba? Ibigay mo sa boss ko ang telepono. Oh, sige, sandali lang. Sandali, babae ba ito o isang manok? Ah, may gusto ko mausap sa'yo. Sagutin mo. Oh, sagutin mo na. Para sa'yo ito eh. Miss. Hello? Ayaw sagutin eh. Oh. Teka. Ano? Nalin... Bakit? Nalintikan na. Ano? Nalintikan na? Halika, pumunta na tayo sa ospital. Halika na. Tayo na. Laluan ako para sa isang tulad mo kahit masaktan. Sa sarilinig ko na lang pagluha. Miss, magdidilig lang ako, ha? Dito ka lang muna. Sadali lang. Ay, ako. Ma... Basta ka na lang pala umiihi kung saan ka abutan. Bastos ka. Para nyo, itlog lang ang nakukuha sa kulungan ng manok, no? Tama ba ako? Ako kasi, may nakita akong babae na nagmula roon. Hindi lang yun, para siyang si Wonder Woman. Pwede siya magtrabaho ng 24 oras na hindi napapagod. Siya nag-deliver ng pagkain, siya naglilinis ang dapat linisin, siya nagluluto.
Hindi siya marunong magluto. Dahil sa laki ng pakinabang nitong delivery box na imbento niya, mas malaking kita namin kesa nung ako lang ang nagpapatakbo sa nakalipas sa 7 taon. Sigurado sa langit siya nagmula. Nalaglag lang siya sa lupa. Ay. Ginagawa niya ang lahat para manumbalik ang alaala niya. Nag-aalala na ako kay sumawa sa kanya. Kapag naalala na niya kung sino siya, baka iwan na niya ako. Ay, pambira. Siguro siya na lang may kagagawa nito eh. Tigas ng isang to. Malakas sa kutub ko na isa sang artist. Malamang isa sang skultor. At gunting ang gamit niya kapag may inuukit siya. Ang kaso, wala naman ako alam pagdating sa art. Pero, kahit sino pa siya, ayos lang sa akin. Isa pa rin siyang anghel. Sa totoo lang, ngayon pala may nangyari maganda sa buhay ko. Naging triple ang kita ng restaurant. Hmm? At saka, ako rin ang mahawak sa pera niya. Ayan ako, huwag kayong mag-isip na masama, ha? Yeah. Hindi ako malasuba sa amo. Siguro, kung meron man ako isang kahilingan, yun ay yung makontrol ko siya. Subukan mo lang puputulin ko yan. Sa tingin ko, kung magkakaroon ako ng 3 anak sa kanya, siguro, hindi na siya aalis at hindi na niya ako iiwanan. Gusto mo mabali ang mga buto mo? Sabi na wag mo akong hahawakan na wala akong permiso. Bakit kaya nandiyan na naman siya? Palagi na lang siyang natutulog dyan. Ay. Aray! Ang init naman ito! Bakit ba ganito ngayon ang mantika na ito? Nandito na ako! Teka, nag-deliver ka ba? May pinutaan ka lang yata eh. Sinasabi mo lang na may umorder. Ano? Bakit ko naman yung gagawin? Hindi ba sinabi ko na sa'yo huwag kang tatawa ng ganyan? Tumawa ka na parang babae! Tumawang parang babae? Ha? Ganun lang! Ho, 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 ho. Ganun nga! Bagay sa'yo, maganda ka kasi. Kailangan mo na lang ng konti practice. Sagutin mo na yan. Ano? Sagutin mo yung telepono.
Ano gusto niyong kainin? Tapos na ako eh. Hindi ako kakain. Kumain na kasi ako ng seafood noodle sa ibang restaurant. Sandali lang, huwag mo ako iwanan dito. Maupo ka. Samahan mo muna ako. Tawagin niyo na lang ako pag may order na kayo. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ako pumunta rito para kumain. Ikaw talaga, huwag kang ganyan. Maupo ka muna. Meron ako sasabihin sa'yo. Narinig mo na ba? Ang ano naman? 13 bloke raw ang gigibain sa lugar na ito. Sabi nila, kaya raw ito gigibain dahil tatayuan daw nilang lugar na ito ng isang mall na tatawaging White Village. Hindi ko pa narinig yun. Pero hindi mo yung dapat ipagwalang bahala. Alam mo, dapat pakikiramdaman mo ng mabuti. Kung ano ang mga nangyayari sa paligid mo. Masakit. Aray ko, relax ka lang. Ang mabuti po, ang boss ko na lang ang sabihan niyo yan. Aray ko, wala naman kinalaman si Jerome dito eh. Alam mo, ganito kasi yan. Kung gusto mo lang naman, pwede kitang bigyan ng isang tindahan sa itatayong mall dito. Tapos na kayo dito, no? Kahit mahal kita, hindi ko magawang mapasakin ka. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari. Naiiyak na ako. Ano? Anong sinasabi mo dyan? Say na ako, diba? Ano? Iniisip mong bruhang yun, diba? Ha? Huh? Walang yoko? Iniisip mo na naman pala yung weird na babae sa restaurant na yun, ha? Kaya pala lumilipad ang isip mo? Talaga bang ganun mo kagusto ang babae na yun, ha? Ano ka ba? Huwag kang ganyan. At bakit ko naman iisipin ang babae yun samantalang nandyan ka naman? Sinungaling ka talaga. At saka ayaw naman niya pumayag yung sinabi ko. Ano? Pala. Hindi siya pumayag? Kung ganun, gusto mo nga ang babae na yun, interesado ka sa kanya. Hindi ako interesado sa kanya. Subukan mo lang nalukuhin ako. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para matuwa ka. Ano ba? Ayoko. Gagawin ko kahit ba? Ano. Ano pang nagawa mo? Kaya hindi ka na ako nakukuhakan. Ano ka ba? Ay, tinay niya. Hanggang 30 na lang kaya mo? Maupo ka na dyan. Oh. Talagang... Maglaro na lang tayo ng baraha. Mas kaya natin to. Siguro, akala ng history teacher natin, napakatalino niya. Akala mo, di ba tama na yan? Huwag na natin siya pag-usapan. Naiinis talaga ako sa kanya. Teka lang! Baka naman pwedeng i-share mong sigarilyo na yan. Bumili ka na lang! Ang tapang mo! Ay! Imbisit mo ba na natatakot ako sa grupo nyo? Anong sabi mo? Humila muna kayo kung gusto nyo akong kunin. Maliwanag! Tayo na! Ang tapang mo talaga! Halika! Bumalik ka rito! Kala mo ah! Ang yabang mo! 56! 57! 58! 59! Chona! Gabi na! 66! Ano oras na ba? Bakit ba nandito ka pa hanggang ngayon? Teka! Nakipag-away ka ba? Ba't ganyan ang mukha mo? Ituloy niyo ng ginagawa niyo. Ha? Ay! Teka! Bumalik ka! Naglalaro kami dito ng baray! Ano ba iniisip mo? Bababa na ako. Gabi na. Sige. Ikaw talaga. Buksan mo nga muna to. Ano ba nangyari dyan sa mukha mo? Magpakasal na lang kayo! Kung gusto niyo yung babaeng yun, pwede naman kayo magkaroon ng dalawang asawa eh! Ano? Dalawang asawa? Pambihira ka! Ano ba sinasabi mong dalawang asawa? 17 taon na akong beauty, baka nakakalimutan mo! Huwag mong pakasalan! Eh, teka, hindi ka...
18 taon yata. isang sweet and sour pork, stir-fried seafood, pork balls in oyster sauce, at saka, teka, sandali lang ha, 5 order ng seafood noodles at jajangmyeon. Pakibilisan ha? Hmm? Ha? Sige na, bilisan mo na. Oo. Hindi mo kasi iniingatan eh. Ilang taong mo palang ginagamit yan? Nasira na kagad? Maingat naman ako sa paggamit nito. Talaga? Obra kaya yan? Pagbalik mo, bilang mo ako ng sigarilyo ah. Sige na, bibigyan kita ng coffee shop. Huh? Ba't nandito ka? Hindi naman ako umorder ah. Kung hindi kayo umorder, pupunta ba ako rito? Hindi mo ba nakikita? Nagkakape pa lang ako eh. Hindi kayo umorder ng kahit ano? Isa akong lalaki, hindi ko gagawin yun. Excuse me ah, busy kasi kami. Bango-bango mo naman. Nadala ko na to, bayaran mo na lang ako. Sinabi ko naman sa'yo, busy kami. Bumalik ka na lang uli dito mamaya. Pwede ba? Ngayon na lang. Hindi pala to marunong umintindi. Nagsisimula na ako mainis sa'yo. Ay, pampira. Bilangin mo, yung sobra para sa susunod na order namin. Okay? Nainip ka ba? Halika na, ituloy na natin yung ginagawa natin kanina. Ano ba? Sige na. Sige na. Naloka yung umorder. Humanda siya, malaman ko lang kung sinin bruhang yun. Di mo mauhuli ang ganong klaseng tao. Oh, nandito na naman ang mga gangster na yun. Asan yung gangster? Sarap ko ah. Sige, kumain lang. Ah, ang sabi kasi nila, ang sarap daw kasi naluto natin eh. Paano pag hindi sila nagbayad ngayon? Huwag ka mag-alala, ako na ang bahala sa mga yan. Hindi ako papayag na hindi sila magbayad. Isang order ng sweet and sour pork, isang hipon, at tatlong beer ang order nyo. Ako ngayon. Bakit ba hindi ano bilang papayaran yung mga yun? 118 lahat ng kailangan yung bayaran. Talaga bang wala kang alam sa mga nangyayari dito? Hindi mo ba nakikilala kung sino kami? Bakit? Sino ba kayo? Gusto yata nitong masaktan eh. Hindi na kayo. Tama na. Hindi ba kayo naiya sa ginagawa nyo? Pinapatulan nyo isang babae? Amis, pasensya na ha. Tara. Sandali. Yung bayad nyo. Anong sabi mo? Wala pa na. Salabas tayo. Pero bossing. O bahala. Sumunod kayo sa akin. Ayos.
Anong pag-uusapan natin? Nagustuhan niyo ba yung kinain niyo ngayon? Yun lang pala eh. Oo. Sobrang sarap ng pagkain niyo rito. Talaga ba masarap? Eh, bumalik kayo uli. Yung pinakamasarap na ihahain namin sa inyo. Oh, sige. Babalik kami. Sige. Ako naman ang bahala sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala, ha? Salamat. Alam mo, kami ang nanalo sa bid ng construction dito. Marami kang magiging trabaho dito. Ganun ba, boss? Partner tayong dalawa. Akong bahala sa'yo. Basta pakainin mo lang kami, ha? Sige. Bumalik lang kayo. Okay. Babalik kami. Sige. Mag-ingat kayo. Oo, oh, sige. Hanggang sa susunod. Sige. Maraming salamat sa inyo. Ulit mo eh. Ikaw ah. Ay, kailangan ko ba talaga silang pakisamaan? Malulugan negosyo ko sa ginagawa nila eh. Kulang na naman. Ito lang ba ang kaya mo ibigay? Ha? Kung ito lang ang kaya mo ibigay, buti pa, isara mo na to. Sa susunod, lalakihan ko na. Di ako uuwi mamaya, ha? May problema ba? Wala naman. Magkita na lang tayo bukas. Kainis. Ikaw, huwag kang makikialam sa problema na iba, ha? Oh, para kanino yan? Nagkamali yung order. Ininit ko na yan. Tamang-tama, nagugutom ako. Sino kaya ang mga batang to? Anak ko kaya sila? Hindi. Baka naman ako to. Sabi na huwag titingin eh. Bilis-bilis ang pagkain. Tumahimik ka! Ano ba? Ang ingay mo ah! Tama na! Tumahimik ka! Tama na! Ang kulit mo ah! Hindi ko may bibig mo! Ano? Sa palagay ko, sa sirkus ako nang galing. Hello? Ano ka mo? Sige. Alam ko na. Boss! Boss! Boss!
Ano yun? Nagkaroon ng problema sa karaoke bar. Ano nangyari? Galit yung mga customer. Ibang babae kasi yung gusto nila at pagkatapos... Bakit? Ano ba ang grupo nila? Kasi parang malaki po yung grupo nila. Saan grupo ba sila nang galing? Estudyante sa high school. Mga bata pa sila, kaya hindi namin sila pwede patulan. Tama yung sinabi niya, boss. Ang totoo niya, naawa nga ako kami sa kanila eh. Bossing. Nasaan ka? Boss, nasaan ka? Nakikiusap ako, sagutin mo ko! Boss, nasaan ka? Ang nerve pathways ng central nervous system ay maaaring... Ay! Sakit sa ulo! Nosedip. Bumabalik ang alaala ng ibang tao pag tinamaan ng kidlat. Totoo ba to? Kidlat? Kidlat. Dito ako tatayo! Dito! Dito ka kumidlat! Kumidlat ka! Dali, nandito na ako! Hindi! Bakit yung kumidlat? Dito! Dito na lang! Ay, nako, maaga pa. Huwag mo nga akong buwisitin. Huwag mo akong abalahin kung di ka bibili. O ano? Ano ba kasing gusto mo? Ay, tumayas ka na nga. Sino yan? Babae bang nanay mo, lalaki? Apat gusto siguro masaktan ng babaeng to, ha? Talagang naghahanap ka ng... Tatanungin uli kita. Babae bang nanay mo, lalaki? Sira ulo ka! Babae siya! Ayusin mo ang pagsagot mo sa akin, ha? Ang asawa mo? Babae rin siya. Oh. May anak ang babae? Meron. Yung anak mong babae? Siyempre, babae rin siya! Ano ka ngayon? Sandali, bakit sinisigaw mo ako? Hindi mo ko sinaintindihan ang sinasabi ko. Ako hindi nakakaintindi. Teka lang, yung lalaking maitim na kulot ang buhok, yung may malalaking ngipin na parang sa daga, si Ronaldo yun. At yung isang lalaki naman na nandun sa kabila, yung inahit ang buhok at malalaki rin ang mga ngipin sa harapan, ang lalaking yun, si Ronaldinho. Hindi, mali ka. Hindi naman siya yun. Kasi yung maitim at parang sa daga ang ngipin, yung si Ronaldinho. Yun ang tama. Hindi, mali yun. Maniwala ka sa akin. Hoy babae, aabutin daw ng 4 linggo bago ko gumaling. Akala mo, makikipag-ayos ako? Ha? Di bali, tawagin akong aso. Hindi ako magpapabayad. Kala mo, ha? Aray. Ikaw ang nagsimula ng gulong to. Ako? Sira pala to. Hindi ba ikaw ang nagsimula ng gulo? Tingnan nyo, nasisira na ng ulo ang babaeng to. Dumudugo na! Siguro na napagod sa trabaho kagabi. Tingnan mo! Tingnan mo! Ginawa ko! Inulit mo na naman! Uy! Kaya dumudugo ang ilong mo eh. Ay, dalawa! Tumigil na kayo, ha? Pasensya na. Sige, yo, sir. Mag-ingat kayo pag-uwi. Lama to. Tigil mo na yung pakikipagbasag ulo mo. Ako dapat ang gumagawa nun, hindi ikaw. Huwag mo akong alalahanin. Kayang-kaya ko naman yun eh. Parang natatakot na tuloy ako sa'yo eh. Sandali lang muna. May maganda ako nagawa ngayong araw. Uminom tayo. Mag-celebrate tayong dalawa. Ha? Tayo na. Aray ko. Ah.
Alam mo, kakaibang kinikilos mo ngayon. Ano bang ikinikilos ko? Madalas ka na kasi ngayon makipag-away. Tapos bigla ka na rin wawala kapag umuulan. Marami kasi akong iniisip ngayon. Lagi masama ang pakiramdam ko. Ano? Siguro, hindi ka naman... Ano? Pero, wala ka naman boyfriend, di ba? Ano naman gagawin ko sa boyfriend? Eh, nandyan ka naman! Ito ba sinabi mo? Nako, salamat naman! Dahil lalaki pa rin pala tingin mo sa akin. Ay, inumin mo yan! Uminom tayo! Alam mo ba, sa tuwing pipilitin kong alalahanin ang nakaraan ko, sumasakit ang ulo ko. Teka, makinig ka. Hayaan mo lang unti-unti bumalik ang alaala mo. Huwag mo pilitin. Babalik din naman yun. Relax ka lang. Nga pala. Eto. Teka, ano naman yan? Ah, kasi bahala kong kumuha ng tindahan sa itatayong mall. Ikaw nang... Gagawin ko manager sa tindahan na yun. Kasi, kasoso ka na sa restaurant. Sa tingin ko, tayo rin. Ano yung tayo rin? Naisip ko kasi, total, biyudo ko, nandiyan ka, kaya... Anong ibig mong sabihin? Sige na nga, alam mo, ang totoo. Matagal na akong nag-iisa at mag-isa ko lang na dinalaki si Chona. Marami tayong delivery, ha? Kaya huwag ka magbubulakbol, ha? Pati ba naman dito nagde-deliver ka? Siguro dati kang lalaki. Ibang klase ka rin. Pinaglalaroan mo ba ako? Teka, isa akong lalaki. Marami ako pinaglalaroan babae pero hindi ka rin kasali. Sige. Kainin mo lahat to kung talagang lalaki ka. Anong sinabi mo? Sumusobra ka na. Pasalamat ka, naging babae ka. Kainin mo na to, bilis na. Anong problema mo? Bakit naglamo na lang akong sinampal? Oh. Kakainin mo o hindi? Hindi kita lalabanan. Ang akala ko lalaki ka. Magandang hapon! Magandang hapon, boss!
Talagang wala kayong mga silbi. Mic testing. Nagiging kahiya-hiya ko dahil dito. Tumayo kayo. Ang ibig niyong sabihin, pinapunta niyo pa ako sa lugar na to dahil sa isang maliit na problema? Sabihin niyo nga, talaga bang ganun kahirap para papirmahin yung mga may-ari ng tindahan? Huh? Pasensya na, boss. Malapit na namin sila mapaalis doon. At kailan naman yun? Kapag nawala na yung mga investor natin? Pasensya na. Wala talaga kayong silbi. Wala ka talagang silbi. Dalahin nyo na yung defector. Dali. Anak ko! Nahirapan ka bang hanapin to? Ha? Meron mo problema? Natagalan ka kasi. Tulik-alik ka. Dapat siguro, nagpalit muna kayo ng damit nyo. Marami ka bang nilagay ng pickles? Alisin mo yung kamay mo. Hmm? Hindi ko yung kamay. Etong kamay ko, oh. Aray ko! Aray ko! Bitiwan mo muna! Nasasaktan ako! Aray! Aray! Ay, huwag na! Tama na! Bitiwan mo na! Kung gusto ka sa akin, kaya ka ganyan? Gusto mo bang bunutin ko yan? Hindi ba ito sapat? Kung kulang pa ito, ipapadala ko nila sa account mo! Ayoko na talaga sa'yo! At sakit na na. Alam mo ba kung magkano ang i-invest ko sa negosyo na to? Nasa halagang 2 milyon ang naipasok kong pera. Kaya interest pa lang ng halagang yon. Talagang napakalaki na. Oo na. Kalalaki mong tao, pero masyado ka pala maingay. Tandaan mo, ako na lang ang bahala sa'yo. Hindi naman masasayang ang pagod mo. Naiintindihan mo? Totoo ba yan? Tatandaan ko yan. Pangahawakan ko yung sinabi mo. Buti pa siguro, maiwan ko na kayo. Sige, ikaw na bahala, ha? Tatawag ako kapag may balita na. Ang tigas na ulo niyo, ha? Di ba binalaan ko na kayo? Ha? Ha? Kung hindi mo na matiis, pumirma ka na lang, ha? Naintindihan mo? Mukhang nag-i-enjoy kayo, ha? Ano bang nag-i-enjoy yung sinasabi mo dyan? Tinuturuan ko lang gumawa ng noodles, eh. Talaga to. Dahil dyan, hindi mo ako nasundo. Ano nangyari? Ba't ganyan ang mukha mo? Ay, amoy dumi ng manok dito. Huwag kang ganyan. Bakit? Alam mo bang pangalan mo? Alam mo ang SS number mo? Wala kang alam sa sarili mo, kaya huwag kang makialam! Pakialamerang to.
Ngayon, pupunta tayo sa nakaraan mo. Anong nakikita mo? May nakita akong dugo. At merong kunting. Kung ganun, isa kang nurse. Ngayon tumingin ka sa paligid mo. Sinong nakikita mo? May isang bata. Anong ginagawa niya? Tinatanong ako ng bata kung anong pinaka nakakatakot na hayop sa buong mundo. Anong sinabi mo sa kanya? Walang kwentang taga. Sige, magsimula tayo uli. Pagkatiwalaan mo ko, may hypnotize ka, Red Sun. May mga tao ba sa harapan mo? Oo, marami sila. May sinasabi ka ba sa mga taong yon? Mga walang hiya kayo. Gusto niyong isampay ko ang mga laman loob niyo sa sampayan. Pagkatiwalaan mo ko, may hypnotize ka, Red Sun! Iharap niyo sa akin. Ipapakita ko sa'yo kung ano nangyayari sa mga kumakalaban sa amin. Hindi ako natatakot. Ipapakita ko sa'yo ang lakas ng grupo namin. Tayo lang maglaban, ikaw at ako. Mahina ka kapag wala akong kasama, hindi ba? Baka nakakalimutan mo na isang grupo kami. Wag! Wag sabi! At sabi ko, huwag niyo gawin sa akin yan! Ano ba? Kayo dalawa, bitiwan niyo ako! Kung hindi kasi sama ang grupo ko, siguradong hindi ka na rin makakapasok sa iba. Idapa niyo! Alam! O ikaw, tama na yan. Sino naman yan? Dumating ka na pala. Oh, Shona! Yung mukha mo, ano nangyari? Wala to pa. Ano wala? Tingnan mo nga yan, oh. Dapat sinundo mo, dapat nakapag-away ko sa kanya. Pasensya na. Naku, nakita mo kung anong ginawa mo sa mukha niya? Pa, tumigil ka na. Ano ba problema? Ha? Hindi ka naman dati ganyan, ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ko, tama na. Hindi mo naman alam kung ano nangyayari sa akin, eh. Kainis. Teka. Ay, paano yan? Sabihin mo, paano ko ba ipagkakatuwala sa'yo si Chona? Chona, sandali! Nah.
umalis ako para mag-isip-isip, babaeng manok. Namukham Sembosay. Meron ka palang problema sa likod mo. Ano ho yun? Nakikita ko kasi, dito sa likod mo, magkakasalubong ang lakas at dugo mo. Ang totoo niyan, wala akong maalala sa nakaraan ko. Ano bang gagawin ko para maibalik yun? Ang kamay mo. Pangalagaan mo ang pagdaloy ng dugo mo. Ang gawin mo, manghuli ka ng isang puting ahas na natutulog ngayon sa gitna ng kagubatan. Makakatulong sa'yo yung potion mula sa ahas. Puting ahas. Ano ba yan? Ang bihira naman. Ano ba yan? Ay, nako. Aba, lakas sa ulan ah. Ha? Alam ko, matatapos na yung spring pag ganyang kalakas ang ulan. Huwag mo itapon yan. Bigyan mo sa akin yan. Mahaba pa, itatapon mo na. Papa, malaking problema niyo. At ano naman yun? Bakit hindi na lang kayo maglaro ng card gaya nung ginagawa niyo dati? Ang sabi mo, tuturuan niyo siya gumawa ng noodles pero hindi niyo naman yung tinuloy eh. Kasi nga, ayaw mo sa kanya. Ano naman ngayon? Sa tingin ko, mukhang magiging masaya naman tayo na kasama siya dito. Oo, tama ka. Teka, huwag mo sabihin na nag-aalala ka na rin sa kanya. Anong nag-aalala? Ayoko lang mag-deliver ng pagkain. Pag nandito siya... Teka! Ay, teka, saan ka ba nang galing, ha? Gusto ko lang malaman kung sino ako. Ay, nako, sa tingin ko mukhang nagpagod ka lang. Meron ka nang naaalala ngayon? Wala pa, pero meron akong gagawin. Sana nga umepekto yan. Huwag ka nakaalis dahil sa'yo puro kahihiyan ang inabot ko. Ay. Ngayon niya lang ako kinausap ng maayos. Sa tingin ko, namimiss ka na kasi ni Chona eh. Teka, huwag ka na magpaulan. Pasok. Teka. Babaeng manok, natutuwa akong bumalik na.
Mabilis lang to eh, kaya relax ka lang dyan ha. Tumingin ka rito. Yan, tingin ka rito. Yuko ng konti. Smile. 1, 2. Okay, tapos na. Pwede ba kayong maabala sandali? Meron kasi kaming hinahanap na tao. Ayon sa investigasyon, dito lang siya nakatira. Ano, pamilyar ba sa inyo? Hindi ho. Wala kami nakikitang ganyan dito. Ang alam namin, nakatira siya sa area na to. Baka mamukhaan mo. Kapag pre-nation niyo ako, ipapairal ko ang karapat akong manahimik! Hindi namin gagawin yun. Buti pa, tumawag na ako ng abogado. Hindi mo na kailangan gawin yan. Michelle! Michelle! Kuya Jerome! Oh. Michelle! Halika! Oh. Sumama ka muna sa akin. Umalis ka na. Meron kasi mga pulis na naghahanap sa'yo. Pulis? Oo. Malamang isa kang kriminal. Kriminal? Pero hindi. Sa tingin ko, nagkakamali lang sila. Pero kahit ganun, kailangan mo lang umalis. Dali na, ate. Ha? Ay, teka! Yan yung babae sa Chinese restaurant! Tama siya nga yung taga-restaurant! Sa restaurant? Naku, maraming salamat. Pero ano naman ang ginagawa niya ron? Ginagawa? Delivery girl siya ron. Delivery girl? Salamat. Sandali! Mamang pulis! Isa siyang babaeng bayaran, ano? Teka, sabihin niyo sa akin, ilang lalaki na ba ang nabiktima niya? Hindi ganun yun. Eh kung hindi, ano pa lang? Naku, hindi ko dapat iniwang bukas ng shop! Napakadaldalera. Ay! Sandali! Mamang pulis! Teka, sandali lang! Bilisan niyo, baka maabutan nila kayo! Ay! Balik! Balik! Nandito na sila! Ang kulit eh. Oh, di ba ikaw rin yun na dun sa photo studio? Dito ka ba nagtatrabaho? Hindi po. Yung delivery girl ng restaurant na to, nasan? Ako na po yun. Anong kailangan ninyo? Ano ka mo? Niloloko mo ba kami? Mama, alam ko mabae ako. Pero huwag niyo ako mamalitin. Kasi malakoy ko. Pambihira. Bakit ba ganito dito? Tara na, marami ng tao sa labas. Wait. Ano meron? Teka, ano to? Mamang pulis, ilang beses niya bang ginawa? Ha? Narinig ko, palagi niyang ginagawa yun eh. Ay, iba sa US ang bansang to. Iilan lang ang bank robbers dito. Saka isang beses niya lang yung ginawa. Ano? Kung ganun bank robber siya? Hindi ganun yun. Ang sinasabi namin, yung delivery girl dito, siya ang humuli sa mga nanloob sa bangko at mag-isa lang siya. Dahil doon, tatanggap siya ng gantimpala dahil sa katapangan niya. Ipinakita niya kasi kung ano ba ang kayang gawin ng isang babae. Kaya dapat, sa susunod na makita niyo siya, batiin niyo siya at sabihin niyo sa kanya isa siyang pahanga-hanga. Ayun, yung babae hinahanap niyo! Habulin niyo dalilang bilisan niyo! Habulin niyo! Doko muna sa bahay na kaibigan ko. Tatawagan na lang kita. Kung bumalik na lang kaya tayo. Makinig ka na lang, ako bahala. Ano nangyari? Sinabi ko naman kasi sa'yo, kailangan na natin ng bago eh. Congratulations! At ngayon, buong karangalan kong ihaharap sa inyo, ang babaeng binibigyan natin ng karangalan. Para sa akin, apoy ang dapat ilaban sa apoy. Ang nananakit sa babaeng walang laban, mas masahol pa sa aso. Sige, ituloy mo lang ang sinasabi mo. Yung mga ganun ang pinakaiyo ko sa lahat. Yung mga gangster na walang alam kundi ang manakit. Na mga walang laban. Hindi ko yun mapapalampas. Dapat lang na ipatikim sa kanila yung mga ginagawa nila sa iba! Galing! Tingin ka na ito! Ayos ka!
Ay, nakalaga! Sandali, sandali muna. Makinig kayo, meron akong gustong sabihin. Base sa kasulukuyang nangyayari, hindi malayong sakali ang bagsak nating lahat. Ang mga anak natin, baka mapunta sa mga ampunan. At ang mga kababaihan natin, mapunta sa mga bahay aliwan. Wala tayong anumang kapangyarihan. Kailangan natin ang bayani. Kailangan natin ang taong mamumuno sa atin na siyang magtatanggol sa ating lahat. Hindi ko man alam ang pangalan niya, pero tinatawag natin siyang Michelle! Ang nag-iisa nating bayani! Mabuti pang gawin natin siyang presidente ng asosyasyon! Tama! Mabuhay! 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 Ano meron dyan? Kaguluhan yan? Ang alam ko yung delivery girl dyan sa Chinese restaurant, pinigilan daw nun yung mga magnanakaw sa bangko. At hindi lang isa o dalawang kalaban niya. Tatlong tao raw yun. Ganun? Ba, medyo tigasin pala ang babaeng yan, ha? Oo, boss, nakakatakot siya. Kung ganun, ha? Magpa-deliver tayo ng isang noodles. Para makita natin siya ng malapitan. Boss, isang noodles ang orderin natin? Oo, isa lang. Tama na yun. Uy, dito, dito. Oh, halika, halika. Ilapag mo yan dito sa lamesa. Bilisan mo! Hoy! Di ba sabi ko dagdagan mo ng pickles? Dinagdagan na namin to. Enjoy your meal. Ayos! Ano ka ba? Bakit ba sunod ka ng sunod sa akin? Eh, nandito kasi yung dumi eh. Ikaw! Mukhang harang-harang dyan ah. Ha? Anong? Papa! Yung dalawang yun, kasal na ba sila? Sa tingin ko, mukhang gano'n na nga. Halataan naman sa kanila eh. Anong ibig mo sabihin? Baka gusto mo linawin? Ibig ko sabihin, mukhang kasal na sila. Tayo na. Sisikapin kong hindi mag-iwan ng anumang bakas. Huwag na huwag mo siya mamalitin, Junman. Siya ang dahilan kaya nagkapon ng kapatid mo. Huwag mo yung kakalimutan. Kahit gano'n, naghanap pa rin ako ng babae para sa kapatid mo. At ni minsan, hindi ko inisip na nagsasayang lang ako ng pera. Tama. Huwag na lang natin yung pag-usapan. Kaso sa tuwing naiisip ko yun, pakiramdam ko parang gusto kong maiyak. At ngayon na... Sa silverfish na ang pinuno ng asosasyon, mukhang magiging mahirap ng iligpit sa nantahimik. Sandali lang, boss. Sa palagay ko, isa pang problema natin, yung hindi niya alam na siya si Michelle ng Caesar's Gang. Hindi natin yung pwedeng ipagsawalang bahala na lang. Dapat siguro, basta patahimikin na lang siya. Ganito, boss. Gagawin ko na lang na simple, ha? Sa pagkakataon na malapit na siyang mamatay, ano sa palagay mong sasabihin niya? Huh? Eh, tanga ka pala eh. Para yun lang, tatanong mo pa sa akin? Ikaw, saksakin mo kung wari. Okay. Sige na, gawin mo na. Bilis. Psst! White. White. Shark. Hindi, boss, hindi. Mali, mali. Hindi ganun yun, boss. Tumayo muna kayo. Tumayo kayo. Teka. Ikaw, sa akin mo naman gawin. Dali. Sino kaya? Ganun yun! Kung gusto natin talaga makaganti tayo sa kanya, bago natin siya patayin, kailangan masiguro muna nating alam niya na siya si Michelle at siya ang silverfish. Ha? Dahil kung hindi, siguradong hindi niya malalaman kung ano ang kaibahan ng pagkamatay dahil sa agat ng ulol na aso at dahil sa paghihiganti niyo. Ano? Ano sabi mo, ulol na aso? Pasensya na, boss. Maupo na kayo, boss. Sige na, papa.
ko sa inyo ulit. Ano, Junman? Narinig mo ba yun? Kahit alin pwede, sariwa naman lahat ng ito. Oo naman. Manang, kumusta ang silverfish? Sariwa ba? Oo naman. Pero parang hindi naman ganun kasariwa ang silverfish na to eh. Hoy, sandali. Sariwa ang mga tinda kong isda. Pero oras na hinawakan mo yon, hindi na yun sariwa. Huwag kang aalis dito nang hindi nagbabayad! Kailangan ko talagang bayaran? Ikaw ang buhay natin, boss! Hey! Sa'yo ang aming mundo! Uy! Uy! Mahaharapan! Hey! Hanggang sa kape! Hey! Sa'yo na ang susundin! Dapat lang! Oh! Oh! Kayo ang kape sa lahat! Dapat lang! Ako ay nagpapalit ng mga lumang bakal dyan. Ilabas nyo na kung meron man. Ipapalit ko ron ay... Mama, ito, pwede ko bang ipapalit to? Oh. Kakalat ka na mikrobyo eh. Ay, pagbihira naman talaga oh. Sinabi ko na kasi patayin nyo na lang yung babaeng yun eh. Bakit ba pinapatagal nyo pa? Kung ganun, patayin na lang natin siya. Oo, ganun talagang. Aray ko, sakit. Ako ba pinaglololo ko mo? Ay, aray ko, aray. Mo lang yung sinasabi ko eh. Sayang yung oras natin, babamuyak kami mo. Aray ko. Aba, tasawin ko. Kumusta kayo? Ako si Cherie. Pupunta ako sa coffee shop. Ako ang bago nilang staff dito at malaki ang ibabayad nila sa akin. Yun! Yun eh! Nakita ko. I love you! I love you! I love you all! Alam mo, ma'am, merong bagong klase ng perming ngayon. Treatment perm ang tawag doon. At sigurado mapapaganda nun ang buhok mo.
Tapos ka na? Ano? Bigyan mo pa ako na isang noodles. Oh, isa pa? Marami na yung nakain mo. Sa palagay mo ba may sapat kang kakayahan para mapatay ako? Huwag kang lilingon. Pakakawalan kita sa pagkakataong to, pero sabihin mo sa boss mo, tigilan niya ng pagpapadala ng mga tao rito at kami na ang magharap. Narinig mo? Mama! Ano, magbayad muna kayo. $4 lang yan. Sa mga tao. Oh, honey! Oh, sigurado ako. Ang sabi niya, kayong dalawa na lang daw ang magharap. Sige, boss, ako nang bahala. Okay. Babae naman ngayon. Ay! Nakakainis ba kasi problema niya? Naku, yung silikon ko. Buisip. Mukhang kailangan ko na magpa-operong. Naku, yung ilong ko. Naku, tabing ilay ilong. Ay! Naku naman! Napakamalas ko! Bilis-bilis ang mga nagmamadali kami. Sa ngayon, kakailanganin niya ng therapy para gumaling. At bukod doon, yung isa sa testicles niya, dysfunctional na. Pagkatapos yung isa naman, kinailangan kong tahiin para makabit ulit. Hoy, babae! Baka gusto mo linawin yung sinasabi mo. Nawalan siya ng isang itlog. Kaya wala na rin siyang sex life. Kung gano'n natulad na rin pala siya sa kapatid niya. Hindi maaari! Kawawa ka naman siya. Hindi maaari!
mali. Napaka lupit niyang babae. Ano ba kasing problema niya? Bakit ito na lang lagi pinupuntirayan niya? Sandali lang. Kailangan niya na kasing magpahinga. Magpahinga? Oo. Ngayon na mismo. Kailangan magpahinga. Kailangan magpahinga. Bakit ba? Aray, hello, nandiyan ka pa ba? Hello, naririnig mo ba ako? Oo. Nandito ba ako? Kaya lang, ang nakapagtataka, nung nagpakita ako sa kanya, para pang hindi niya ako nakikilala. Ang weird nga eh. Hindi ako makapaniwala, wala na ang boss natin. Ay, pambihira. Oy, Sally, ano ba yung ginagawa mo? Nagsusulat ka ba o nagdo-drawing? Pambihira, ang pangit na nga ng mukha mo, ang pangit pa ng sulat mo. Paano pangit? Eh, mas maayos pa nga kung buwa namin yung lahat ng mga picket signs at banner na kakailanganin. Ang problema na lang, natatakot yung mga miyembro natin. I-check na lang natin kung sino yung mga wala at nandito. Wala tayong dapat ipag-alala dahil nandito naman si Michelle. Kaya niya magpatumba ng 100 lalaki, diba? Hindi pwedeng maging marahas. Kaya ang mabuti pa, tawagin niyo lahat ng mga miyembro at mag-uusap tayo. Magtitipon-tipon tayo bukas at magsasagawa ng isang meeting. Bilang presidente, handa akong ibigay ang buhay ko para sa asosasyon natin. Sinabi mo yun. Huwag kang tumikit sa akin. Yan ka na ba? Uy! Pinan niyo! Boss. Boss, ako to, si RoboCop. Boss? Hindi mo na ba talaga ako naaalala? Iniligtas mo ang buhay ko. Baka ibang tao yung tinutukoy mo. Pero, boss, sa mundo namin, isa kang living legend. Kayo ang pinuno na tinitingla at ginagalang ng lahat. Ano yun? Ikaw ang pinuno ng Caesar's Gang. Pinuno ng ano? Ang problema, wala akong naaalala tungkol doon. Sheila! May asawa na ba? Kalisa na pala ito. Ate! Ano mo ngayon? Naku, Diyos ko! O ano? Nakita niyo ba yon? Akala ko nung una hostess siya, pero leader pala siya ng isang gang! Anong gagawin natin? Hindi tayo pwede magtuwala sa ganung klaseng tao, di ba? Naku, tumihimik ang ano problema mo? Tumihimik ka nga sa akin, pangit! Ate! Ate! Anong gagawin natin ngayon? Magtitiwala mo tayo sa kanya? Manong! Good night na lang, boss. Good night po, boss. Thank you.
Lumabas na rin ang tunay na kulay mo. Huwag mong sabihin yan. Wala akong maalala. Pag hindi mo ba yung maalala, mawawala na rin lang yon. Basta sa ngayon, isa lang akong delivery girl. Yun ang alam ko. Huwag mo akong lokohin. Chona! Bitiwan mo ako, gangster! Ano ba? Chona, tama na yan! Masama ka! Ah! Isa ka masamang tao! Ano ang nasabi! Chona, pasensya na. Hindi ka dapat pagkatiwalaan. Kinamumuhayan ko lahat ng mga gangster! Chona! Michelle! Tingin mo tatanggapin kung paghingi mo ng tawad? Sige, lumaban kayo! Lumaban kayo! Ay, naku, kawawa naman. Sigurado ako napakalungkot niya sa mga oras na to. Oh, Silverfish! Akala ko talaga namatay ka na. Muntik na nga ako malungkot eh. Akala ko rin katapusan ko na, pero hindi pala. Si Silverfish na nga yan. Oo, alam ko yun. Anong akala mo sa akin, tanga? Mukhang napakalaki na nga na nawala sa pagmamahal mo sa akin. Alam mo, mga tao na nga agaw ng teritoryo, hindi dapat mahalin. Sa tingin ko, wala ka sa lugar para magsalita ng ganyan. Alam mo, kahit kailan, hindi ako natutuwa sa tuwing... Nakikita ko yung pagmumukha mo! Malisik talaga kayo! Ano bang ginawa ninyo? Ayan, mas bagay sa iyong ganun. Ano? Lumapit na nga rin itong babae ka! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako sa office! Ano na, boss, na? Oh, ito! Ano sila? Ate Michelle! Hintayin natin yung iba! Bahala na! Bilisan nyo! Michelle! Michelle! Nandito ako, Michelle! Sakay na rito! Tumata ka siya! Ay! Wala na siya! Balik ka rito! Puli natin! Sige! Sige! Ay! 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 Nasaan yung babae si Michelle? Hindi ko talaga alam. Pwes kung ganun, hanapin mo siya. Kung hindi, mayroong masamang mangyayari sa anak mo.
Narinig mo? Walang kasinsama ay mga hinayupak na lalaki yun. Paano nila nagawasakta ng ganitong babae? Papatayin ko sila, mga hayop sila. Kailangan pa kita dali sa ospital para matahit ang sugat. Alam ko masakit yan, pero kung titiis lang. Kailangan ko lang tumatakpan. Okay ka lang ba? Kung ganun, ikaw si Jerome yun. Oh, ako nga. Pagmasdan mo itong mabuti, nakikita mo ba itong peklat ko? Kagagawan to ng babaeng yun. Masama ang isang yun. Wala siyang kasing lupit. Nasisiguro ko na sa mga sandaling ito, nagtatago lang sa kung saan. Kailangan mo kaming tulungan hanapin siya. Tama. Di ko nga siya katugo. At lalo hindi ko siya nobya. Pabihira. Ha? Di ko siya kaano-ano. Di ko siya kilala. Nandito na ako. Oo. Oh. Oh. Si babaeng manok. Wala na siya. Wala? Namundok na naman ba? Hindi ko alam. Maka nagpunta na siya sa langit ngayon. Palasing ba kayo? Hindi mo ba alam na isa siyang anghel? Pati hindi man lang siya nagpaalam! Ay! Bakit? Hindi mo naman siya gusto, di ba? Okay lang naman yun, hindi ba? Oo, nakita mo yun. Okay lang yun. Ay, ito naman. Kala ko mapapamoko. Bakit ayaw mo pang pumayag na hawakan ko yan? Huwag ka na magpasweet. Ay. Sir? Michelle? Ano ba yun? Robocop. Paying Yossi. Talaga bang ako ang kinakausap niyo ngayon? Huwag kang magpatawa. May ibang tao ba rito? Ngayon din, boss. Matagal din akong hindi nakapag-Yossi. Bihira naman talaga kayo mag-Yossi. Hindi natin teritoryo to. Yung iba? Nagsialis na po silang lahat. Yung iba nagsiuwi na sa pamilya nila. Kontakin mo sila. Yes, boss. Tipunin mo. Opo, boss. Hello? Ibibenta na nila si Chona sa isang kasa. Teka, sino ka ba? Kininap si Chona. Kininap siya na isang nagangalang White Shark. Pag hindi ka bumalik, ibibenta niya sa isang prostitution dahil si Chona. Pag-iusap. Iligtas po ang ako. Nasaan ngayon si Chona? Sige, alam ko kung saan yun. Pakabilisan lang! Anong problema, boss? Dinukot ni White Shark si Chona.
Hayop na yon. Wala naman tayong mapapalaro eh. Robocop. Teritoryo ko to. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ay, naku. Huwag mo nang pangharapin yun. Hindi na yun mangyayari. Hoy! Mukhang hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan eh, no? Ang babaeng to, hindi mo na siya maililigtas dahil hindi na yun kailangan. Anong ibig mo sabihin? Dahil pakakawalan ko na to. Ako nang bahala. Liga na. Paano siya? Ay, sa wakas, masosolo ka na rin namin, Silverfish. Alam mo bang, matagal ko na rin hinintay ang pagkakataong to? Oras na para matikman mo ang pait ng paghihiganti namin. Mga bata, ihagis yun ang basurang yan sa pugon. Yes, boss. White Shark, huwag kang magtago sa likod ng mga yan. Tayo magharap. Hindi ka ba nanonood ng mga pelikula tungkol sa gang? Hindi yung mga boss na nakikipaglaban, kundi yung mga tauhan. Kaya nga hindi kita maintindihan kung bakit ganyan ka. Ano pa inaintay nyo? Bakit yung ginawa yun? Para lang sa tindahan? Pumunta pa siya rito para lang iligtas ako! Tapos kayo, pera lang ang iniisip nyo? Para yun sa'yo, Chona! Chona, alam mo, ikaw lang ka isa-isa kong anak. Bitiwan niyo ako! Hindi ikaw ang tunay kong ama. Anong? Teka, ano ibig mo sabihin? Akala mo ba hindi ko alam? Palibasa hindi ka nag-iisip? Chona! Chona! Jerome.
Oy, silverfish! Tara na, boss. Kailangan na natin tumakas. Nakagulo na sa labas. Hindi tayo pwede magtagal dito. Halina kayo. Boss naman. Delikado ito, boss. Tara na. Tara na kayo dito. Ang sakit. Alam ko. Hindi pa kita nasusweltuhan. Ikaw pa ang binagawa ko ng lahat. Simula ngayon, hindi na yun hihinto ulit. Tigil mo na nga yung pakikipagbasag ulo mo. Ako dapat ang gumagawa nun, hindi ikaw. Huwag mo akong alalahanin. Kayang-kaya ko naman yun. Apos, pagdating natin sa Seoul, bigyan mo ako ng bar. Hindi pwede. Inuubos ng isang taong pasensya ko, ha? Talagang... Now I'm saving all my loving for someone.
Hindi ako magpapapasok ng droga. Yung nakapute si Michelle Cha, leader ng Scissors Gang. Siya'y nagbabanta sa atin. Bakit hindi siya nagsasalita? Iniinsulto ka niya. Ganun? Sira ulong yun na. Uli ka nga rito. Susuko ka, Won. How you did me wrong, and I grew strong, and I learned how.